Hi, my name is Jay. Welcome ulit sa Jay and Jane Photography. Ngayon po ang pag-uusapan natin ay ano ba ang blue moon at ano ba ang Looney 11 rule sa photography ng moon. Ikukwento ko sa inyo kung paano ko po kinunan yung buwan kagabi at paano siya nagmukhang blue. Although it turns out, yung palang blue moon hindi naman talaga ibig sabihin is nagiging blue yung buwan. So, mabilis lang to, panoorin nyo ng buo sana yung video at marami kayong matututunan. Ito yung ibig sabihin ng blue moon. Papakita ko na rin sa inyo yung picture. 22 pictures of the super blue moon. Yeah, these are pictures I took 3 years ago. Yeah, in this unforgettable evening, the moon actually turned red and blue. Yan, yung blue na yan, may edit na yan. Siyempre, binoost ko yung saturation sa camera. At siguro may, hindi ko na matandaan, pero may white balance shift din ako ginawa dyan. Pero papakita ko sa inyo yung kagabi, papano ko siya inedit. Ito yung isa dun sa occasions na naging tatlo yung kulay ng buwan. When it comes to taking photos of the moon, maraming paraan dyan at siyempre, the longer your lens is, the better para mas marami kang makuhang details. And it's one of those few occasions na naging bloody red yung moon. Yan. Kaya ang tawag sa kanya 3 years ago was super blue moon or super blue blood moon. And fast forward 3 years, yung kagabi, tatlong beses ko siyang pinicturan. Actually, akit baba ako sa rooftop. Nung una, nagmadali akong kunin yung long lens kasi nun lang ako may time. Kasi ang dami pang editing jobs na nakalinya ngayon. Kailangan matapos bago bumagyo eh. So, nagmadali ako, palit ng long lens, tinanggal ko yung UV filter, naka-tripod na yung camera, so inakit ko na yung tripod. Kaya lang, problema pala, maghahating gabi na. So, past 11 or around 11, yung buwan, overhead, directly overhead siya dito sa Pilipinas. Maraming problema actually. Unang-una, naka-tripod siya, hindi ko siya ma-aim ng direkta sa buwan kasi limited yung movement ng tripod. Hindi siya pwedeng mag 90 degrees vertical. So, sagad na siya. Kailangan ko i-tilt siya dun sa paa niya. Kaya nagbabibrate siyang kuha ko pati yung footage. Kumuha ko ng stainless na tripod para ma-i-vertical ko siya. Gumana naman, okay, stable. Kaya lang, ang problema sa lens na ginamit ko, ito pa lang kasi yung long lens ko eh. 70-300 Sigma DG Macro. So, pag siya zoom in mo, binitawan mo, bumabalik siya. Hindi ko rin maintindihan sa mga lens manufacturer bakit yung iba may lock. Pero inaallow lang niya na i-lock mo nang nakasara or naka-zoom out. Paano nga ganun yung sitwasyon mo? Kung ganun ang sitwasyon mo, naka-aim ka sa buwan, overhead siya, hindi mo siya pwedeng i-lock. So kailangan ko rin hawakan yung camera. At hindi rin naman ganun ka-stable yung tripod, maliit lang siya. So nagbabibrate pa rin. Kailangan kong ikalan siya sa bato, para-paraan talaga, para maging stable siya. Pero buti na lang, dahil maliwanag naman yung buwan, nag-clear yung clouds. Kahit may paparating na bagyo, hindi pa ganun kaulap. So ang nangyari, unang akit ko, di na-picturean ko na siya, okay na sana. Naisip ko, bakit nga ba to blue moon? So pag-usapan natin yung blue moon. Hindi naman siya blue, dilaw ng pinicturean ko. So ito yung ibig sabihin ng blue moon. Saturday night's blue moon will light up the sky October 31, the first full moon visible across the country, sa US itong sinasabi, on Halloween in 76 years. The last time a full moon visible in every time zone fell on Halloween was in 1944. So, bihirang event siya. At yung kasunod niya is in 2039. Okay. Although dito sa Pilipinas, parang nawala yata talaga yung Halloween celebration. Bukod sa bawal pumunta sa sementeryo, may bagyo pang parating. Tapos, pandemic pa. So, talagang holiday siya talaga. Talagang nabago lahat. Maraming nagbago. So, parang hindi siya ganun ka-significant kung titingnan natin sa ngayon, ha? Pero, it's still a rare event when it comes to taking photos of the moon. Although hindi siya talaga blue, it's just a quirk of the calendar. Ika nga. So, hindi siya ganun kadalas mangyari na dalawang full moon yung nangyayari sa isang buwan. Okay, ito yon. A blue moon means the second full moon in a single month. Nagfo-fall lang siya on October 31st once in so many years. Kaya siya naging rare event. If you're one of those lucky enough to photograph the moon on this day, ano ba yung pagkakaiba niya in terms of image quality? May paparating na bagyo, so talagang merong konting clouds. Kailangan mo siyang intayin para mag-clear up. Tapos, hindi siya ganun kalapit sa Earth. So sabi, ang buwan sa panahon na to, mas malayo. So parang ominous looking siya. Parang medyo may pagka-spooky kasi mas madilim siya kaysa sa dati. Yan.
Pero nag-apply pa rin yung Looney 11 rule ha, kahit na mas madilim siya kaysa dati. Sobrang liwanag pa nga niya eh. Ano naman yung Looney 11 rule? In lunar photography, the Looney 11 rule, also known as the Looney F11 rule, is a method of estimating correct exposures without a light meter. So, to make it simple, isinet ko lang sa F11 yung aperture ko. Tapos, yung shutter speed, 1 over 200. Tapos, ang sinasabi sa Looney 11 rule, yung shutter speed mo, kailangan parehas nung ISO mo. So, kapag nag-ISO 100 ka, 1 over 100 yung shutter speed. ISO 200, 1 over 200 yung shutter speed. So I always find it na the lower the ISO, the better. Kasi madaling mag-grain yung buwan. Tsaka yung surrounding niya na haze kasi may glow siya. Pwedeng may lumabas na noise doon kapag mataas na yung ISO mo. Masyadong mataas yung shutter speed. So to get the correct exposure, naglalaro lang ako doon. ISO 100, 125, 200. You can of course experiment. Iba-iba kasi yung camera. Pwedeng malinis naman yung shot nyo kahit mataas yung ISO, umabot ka ng 1 over 800 second exposure, handheld mo na lang. Pwede yun. So, nasa sa inyo. Pero ito yung rule na to, pag naintindihan nyo, hindi kayo mangangapa sa umpisa. Sa umpisa na pipicturean mo yung buwan, hindi ka magmamadali. Hindi ka mag-shot masyado ng maraming test shots. Lagay agad sa F11 kasi sharp siya. Usually, malapit siya sa sweet spot ng mga lente. Iba-iba yung sweet spot ng lente. Hindi siya laging pinakamatalim sa malaking aperture. Usually, mas blurry siya sa malaking aperture. Pag hindi rin naman ibig sabihin na nag-F22 ka, sharpest siya. Kasi habang lumiliit yung butas ng aperture mo, nagbe-bend yung light. Nagkakaroon ng diffraction na tinatawag. So, kailangan din, nasa bandang gitna ka. Yun, usually. So, the Looney F11 rule really helps para sa mga first time pa lang gagamit ng long lens, mapicturean yung buwan, ma-estimate nyo agad yung correct exposure. Iba yung application niya kapag naka-zoom out ka. Lalo na pag meron ka pang i-frame na iba sa foreground. Yan. So, talagang magbabago ka rin na setting, depende sa taste. Yan. But it is already a good starting point. At ito naman yung paraan, paano ko siya ginawang kulay blue. Although hindi naman talaga siya blue. In camera pa lang, medyo mga sulungasul na siya. Kasi sinet ko yung white balance ng camera to tungsten. Yung tungsten kasi, nakadesign siya to compensate for yellowish light. Yung mga dilaw na bombilya, ginagawa niyang maputi yung ilaw nun. So, yung buwan, madilaw nga siya. Pag sinet mo sa tungsten yung camera or sa lower K value, nasa 2800, 3200, yan, magiging mas lamang siya sa white. At pag in-overshoot mo pa yung white, mapupunta siya sa blue side ng spectrum. Kung pinanood niyo yung white balance, maraming info dito about white balance after watching this video. Since maiksi lang naman to, sana panoorin niyo rin yun habang hindi pa bumabagyo. So, sinet ko na siya sa tungsten. Sa camera pa lang, mga sulungasul na yung itsura ng buwan. And then, nung pinasok siya sa editing sa Lightroom Mobile, papakita ko na sa inyo kung paano na-enhance siya at nagkaroon pa ng additional details. So, in-import ko siya sa Lightroom, syempre. Then, binabaan ng konting exposure. Kaya ako sinabi na yung Looney F11, nag-apply pa rin siya. Mas maliwanag pa siya sa gusto ko. Yan. Para lumabas yung mga details, binabawasan ko pa yung exposure. Contrast, binagdagan, highlights, shadows, pababa. And then, binagdagan yung whites para ma-accent yung mga light parts ng moon. Blacks, minus din, para siguradong deep black yung buong paligid niya. Walang haze. Yan, yung nakikita niyo sa histogram sa taas, ito yung black. Halos pure black siya kasi isang diretsyong guhit na lang siya. And then, inigit na ko lang din yung exposure dito sa histogram, makikita niyo. Mas lamang siya sa blue sa highlights. Tapos, dinagdagan ko rin ng konting clarity. Dehaze. Yung clarity ay pulled back kasi parang hindi siya nakakatulong. Yan. Vignette, hindi na rin halos kailangan. Pero just to make sure kung merong clouds na ayaw nyo ipakita, yan, you can add a vignette para malinis yung mga gilid. Yan. Roundness, sa vignette lang yan. So optional lang siya. Hindi naman talaga totally kailangan. Hindi na ako nag-add ng grain. Kasi lalo lang siyang magiging pixelated. Less than, ano na to eh, less than 1,200 pixels na lang yung size na natira. Kasi although may 300mm lens ako, it's not enough. 24 megapixel yung camera, pero pag kinarap mo na siya para mapuno yung frame, it's just like this. Napakaliit na nung image.
So hindi na siya talaga HD, hindi na siya high resolution. So it needs a lot of sharpening, lalo na kung i-expand mo ba siya, i-blow up mo pa siya. Pero since it's just for social media, hindi ko na siya kailangan palakihin yung size niya. I kept it as it is. Kasi may limit din naman yung Facebook na 2048 pixels. Yan, depende sa platform kung saan nyo i-upload. Pagkakaalam ko sa Facebook, 2048. Pag lumampas ka doon, i-downgrade niya pa yun. So, maximum na yung 2048. Yan. Ito yung original, before, after. Okay. Yung before niya, maputla. Yan. Yung after, na-enhance yung pagiging ma-blue niya. Yan yung nagagawa ng white balance shift in camera pa lang. Or kahit sa editing, kung raw photos yung i-edit nyo, it's easy to shift the white balance. And others even added dramatic flares sa Photoshop talaga para mapansin. Pero this is as realistic and as blue as I can get it. Kung na-picturean ninyo ang blue moon kagabi, huwag niyo kalimutang mag-comment at kung ano yung mga techniques na ginamit ninyo na hindi ko pa nabanggit yan. Feel free to add your knowledge as this growing library of photography information will keep growing, God willing, tuloy-tuloy tayo. Don't forget to subscribe at maaaring in the future episodes papakita ko sa inyo yung before and after photos ni Typhoon Rolly na paparating pa lang ngayon. Hope everyone stays safe. Salamat sa panonood nyo. See you next time. Bye!